Yan daw yung start ng mga corn. Yan. Mm. Yan, dahil na pong nagtanim. Dating lahar na area to, sir, ha? Yung natabunan to ng yung pinatubo. Mm-hmm. Yan, na-develop po sa... Alam mo ba ang pinakamataas na yield na sa ano ang Central Luzon, sir? Sa corn? Yield ng corn. Ah, hindi Isabela. Hindi, yung in terms of tonnage per hectare. Mm. Dito average siguro dito isang hectare, 8 tons, 7 to 8 tons. Then may nakakakuha pa ng 12, 13, 14 tons per hectare. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Ayan, may mga... Okay, sige. Ilang buwan na to, sir? Ano yan? Mga 15 days. Tundo tayo sa kabila, sabi mas marami. Tabi ng bundok na yan, sir. Puro ganito na yung ano, tanim nila. Yan, mga okay. Ganda ng bundok. Ganda, oh. No. Nga. Sa variety yan. Pero ini, kaya katala. Kaya dekarte ka nga sa lino. Katil ko yung tarabat na Ayan, sir, buddy. Ito yung mga... Halika, kuya, si sir, kuya Ricky Soto. Si sa mga farmer na nakasamaan din natin sa grupo. Si sir, buddy. Hello po. Kung Ricky. No? After rice corn. Kasi kung titignan mo kung tatamnan ito ng palay, napakadaming tubig na kailangan. Araw-araw magpapatubig. Hindi kayang matamnan lahat tong ano area. Pero kung mais, kaya niya. Kaya niya. Kahit nagsishare lang sila dun sa, halimbawa itong isang shallow tube well, lalagyan lang ng hose yan papunta dun sa kabila. Ma-irrigate lahat. No? Ilang hectare ito, sir? Yung lahat po. O ito lang. Yung area natin malalaki. Ah, marami po. Magigit ko ito. Magigit 200 hectare. Ilang days na po ito? 15 days? Mga 18 days na po. 18 days. 18 days. Mm. Sabi niyo po 200 hectares to. Sa isang farmer, ilan ang hawak? Sa pinakababasa sa isang farmer, 2 hectares. Ganun. Ang kagandaan dito, yung 2 hectare niya, sir, buddy, natututukan. Mm-mm. Hindi yung paramihan ka ng tanim. Mas marami yung may-ari dito sa Kwan. Pero ang pinakamaraming tanim dito, 3 hectares. Isang tao. Pang ilang beses yun ang nagtanim? Na ay, matagal na. Matagal na, no? Matagal na. Noong una, yung farm pa, no? Pagkasama natin, meron siguro 10 taon. Oo, meron na. Pero dati, matagal na kami nagtatanim. Okay, tatanim na. Yung pagbibilad namin, kung compare sa other na nagtatanim, ito lang yung pagmamalaki ko sa mga farmer dito.
pag sinabi mo ganito yung harvest period ng pag kasi kung makikita mo doon sa binhi maturity date 120 days or 110 days. Hindi namin sinusunod 'yon. Ano, mas maaga? Hindi, nagdadagdag pa kami. Ah, nagdadagdag. Maliban dun sa mabigat. Ako ito yung mas mabigat. Hindi na pipipi yung buto. Oo. Talagang magulang talaga. Magulang na talaga. Ang pero isang logic nun talaga, Sir Buddy. Ano ba yung buyer natin or yung namimili, rekta tayo sa mga planta eh. Mm-hmm. Pag nakita yung mais, sir, sobrang baga, nainog sa puno. Pulang-pula. Kaya kung magbibilad, halos minsan kalating araw lang. Traditional yan, yung mga nagmamais sa buong pili. Nagpapatuyo dalawang araw. Imaginin mo, instead na magpapatuyo kami ng 2 days, makakatipid kami ng 75% sa araw. Kalating araw na lang. Tapos sa labor. Sa labor, makakatipid. Yun, babalik nga tayo sa ano, yun, sa edad. Ito yung ako gusto kong matuto rin itong mga kasamaan natin nagmamais. Mm. Even sa mga seed company, itong binibiro ko nga sila eh. Sir, palitan nyo po ng ano, ng yung date of maturity. Dagdagan nyo ng 10 days or 2 weeks man lang. Ako, para hindi naman sa ano, hindi yung mga buyer namin, yung mga end user like mga feed millers, hindi naloloko sa mais kasi ang alam naman yung mais napakabilis masira. Pag nasira yan lalo na may toxin eh, yung aflatoxin sir. Hindi na nila mai-stack ng mabuti. Ako dahil vet nga ako, doktor ng mga hayop. Pag nakakain noon yung may amag, bababa yung production sa itlog. Minsan sa baboy pwedeng mag-abort or maraming factor na pwedeng mangyari sa sa side nila. Siyempre, alagaan, isipin din namin yung mga gumagamit na parang tulungan din sila. Kulang yung mais, mabigat sa timbang. Maliban doon yun, yung mga farmer. Mabigat. Mabigat sa timbang. Yung mga mura yung edad ng mais na inani mo, baka sa dalawang araw lang, hindi mo makita, hindi mo mabilad na kwan sa araw. Sa dalawang araw? Pero pag magulang na talaga, minsan wala man, hindi man mag-apon. Tsaka yung harvester na gamit natin. Dito kasi yung ginagamit namin harvester, yung headers, kinukuha na lang yung cob. Hindi nakasama yung ano, napakalinis. Napakalinis. Then, alam mo, in-harvest mo masama yung panahon. Kahit mga 3 or 4 days, huwag mong ibilad. Hindi masisira. Unlike yung... Alam mo naman yung mura, pag... Mag-apon, putas ka na bukas, hindi pa nabila at masisira. Masisira na. Uinit, talagang mayin. Pero minsan di rin na yun, hindi mo naman ma-perfect. Minsan may mga farmer tayo na... Nagmamadali. Nagmamadali, lalo na sa presyo. Presyo kanya. Pero pero ang... Pero hindi niya alam na kahit na bumababa yung presyo, yun naman yung naman may bumibigat larong kapag lanong gumugula. Pero hindi nila... Kapunin niya lang yung kwan sa puno eh. Tapos buto niya yung bigat. Yun ang sa side niya, sir. Pero sabi ko nga, kaya pumasok nga ako dito sa ano na to, sir, yung sa system. At least alam nila yung presyo nila. Hindi iniisip na bababa. Nagbigay na ako ng ceiling, sir eh. May presyo na kami. Nandun sa, na hindi bababa pero pwede siyang tumaas. Pero eh, Doc, yung ano, yung nag-additional ilang days? 2 weeks ba? 10 days to 14 days. 14 days. Yung nag-additional ka ng 10 days to 14 days, hindi mo hinarvest. May implication ba yan? May dagdag trabaho ba? Wala. Wala. Nabawasan niya, sir. Nabawasan yung pagtrabaho dyan, sir. Then, limaw yung harvest na harvester na ginagamit, magiging efficient, napakabilis mag-harvest niyan, sir. Magaling sisakuan yung buto. Yung kernel niya. Mabilis matanggal dun sa... Pero sa, kapag mura, sir, nababasag. Nababasag. Pero pag may basag na yun... Na talaga, hindi na mababasag yun. Kahit na mag-aga kang magkuha ng garbage, kahit wala pa yung harvest mo, hindi na mababasag. Applicable sa iba-ibang variety or itong specific na variety? Any variety, pero sorry, may mga variety kami na actually, lahat naman to okay naman eh. May, di ba, alam mo, dito sa area namin, Syngenta, DeKalb,
or yung monsa, yung pioneer. Ako man naman dito eh sa area namin. Yun nga lang sabi ko, ito yung abono na ilalagay natin. Tinuturuan din natin 'yan eh. Actually minsan sa kanila pa ako nagpapaturo mas nakaano eh. Pero kasi seasoned farmer talaga. Oo, ako lang ginagather ko lang yung mga ideas nila. Then yung idea lang, pinagsasama. Pagsinama. Kaya ako kayo dinala dito, sir. Sabi ko nga kalahating hektarya hindi six tons. But normally yung isang hektarya ilan ang harvest? 12 tons. Ay, hindi. Hindi, yung normal na. Yeah, yung normal mga ano lang yan, 12 or wala pa. Yung national average natin sa Pilipinas. Hindi ako magkamali, nasa wala pang 6 tons, sir. 6 tons isang hektarya. Isang hektarya. Dito lumalabas kalahati, 12 tons. 12 tons. Yung isang hektarya. Oh, dito sa times area namin. Times 2 yun. Oh, maliban sa ano, actually yung, may... Yung akin, sir, yung puro lupa yun eh. Basta nagtarim ako ng 2 bags doon, tuyo na. 12 tons pa yan. Tuyo na. Dried yun, sir. Ready to, kung ano yun. Probably, siguro kung hindi ito yun, mga siguro hanggang 15 yun eh. Hindi, mga 13.5 to 14. Kasi... natuyo na rin sa puno, sir. Sinagad sa puno. Kaya pag nakita ni ano yan, yung end user like yung mga feed mill. Quality, mabibigyan ka ng magandang presyo. Tapos yan ang uli niyang i-stack niya. Kaya minsan yan ang uli niyang gagamitin. I-stack niya, yung storage stack niya kapag sure. Maganda yung lalagyan niya sa silo. Oh, I see. Then ako yan. After next season, sabi niya hindi masisira. Tatawagan ka na ni ano ni Feedmill. Feedmill. Sir, kayo yung priority namin. Bibigyan ka pa niyan. Don't delay ka pa, sir. Then makakaingi ka ng magandang incentive. Oh. Like tawag dito. Kinabukasan wala hindi ka nabibigyan na ng term. Kinabukasan pagkatimbang naka-transfer na sa account mo yung payment. Pabayaran na yan. Pabayaran na. Minsan ito, minsan may emergency rin kami. Minsan, ito lang din ka, halimbawa, yung mga farmer, nagmamadali. Kahit paano, may nakasave ng, pwede silang, ano, maka-advance. Wala rin interest. Ang kagandaan nun, everybody, sabi ko nga, masaya. Ako, masaya na ako pag dito, pag nagluto na ng... Manok na ano? Native na manok. Sabi ko solve na din. Umaga kayo punta rito, mantras din tayo. Balik tayo dito sa pag-harvest, sir. Pag-harvest. So, gusto ko makita niyo yung ano, hindi sa para makita yung paano yung bunga. Oo. Titimbangin natin, hindi yung alam mo naman sa social media puro kwento lang yan, hindi. Okay, sir. Tanong ko sa iyo, Doc. Paano mo naisip na, okay, from the kasaba, inorganize mo yung farmers, gumanda yung productivity ng mga farmers sa kasaba, no? Dahil doon sa ginawa mo. And ginawa mo rin dito sa corn. Ba't mo naisip na pati itong corn, gawin mo yung ganong system? Ano yan eh, kasaba and corn, magkapatid yan, sir eh. Okay. Kahit sa program ni government, si kasaba eh... halimbawa dito kasi na nagtanim din ako ng corn, natanim din ako. Actually, diyan din ako natuto eh. Alam ko yung pain nung nalugi, yung pain na talagang siyempre laki ng gastos lalo na sa seeds. Sa seeds pa lang or sa isang hektarya more than 10,000 pesos na yan. Agad yung pag nalugi kawawa rinirelate ko yan lagi eh, nung maliit kami, yung father ko. Pag bagyo na, pre, may tanim na pala, may tanim. Pag nabagyo yan, or pag nasira, may problem na. Baka hindi kami makapag-enroll, pero by God grace, hindi nangyari yun. Habang lagi akong dumadaan dito sa area, yun, mabait yung mga farmer dito eh. Minsan dadaan ako rito, alam nila hindi pa ako nag-lunch or galing ako sa bundok. Hindi ka pa alisin eh. Kailangan mo na. Ipagluluto ka ng manok. Sila unang ano, sir eh. Yung pagdating nyo kasi, pero umaga. Di ba, sir, marami pang panahon.
ang ano diyan, ano eh, sila yung unang yung ano diyan eh, yung relationship muna. Hindi yung susunod na yung negosyo eh. Dahil naging kaibigan mo yung mga farmer dito. Okay. May pwede tayong gawin, ganun. Try kaya natin. Para ano lang eh, kahit paano naman may mga nagtitiwala na nagpapautang sa akin ng mga seeds. Salamat sa mga nagpapautang seed company. Mga seed company. Maraming lumalapit sir eh, sa akin dahil alam nila siguro hindi naman ako sira doon sa pagbayad. Sabi ko nga matakot sila eh. Pinapautang nila ako. Then ako naman dinadivert ko. Parang ano lang sir. Daluyan lang eh. Ng channel of yung blessing sa akin. Sabi ko maipasa rin sa kanila. Mm-hmm. Kaya yun nga. Plus yung technology. Mm-hmm. And nakita ko. Then ang marami akong mga brad and mga kaklase sa vet. May mga grupo kasi kami niyan. Yung mga head din ng mga mga feed mills. Mm-hmm. Oh, pare, may mais ako ganito. Oh, ilan ba yung volume? Oh, syempre, bibigyan ka ng magandang presyo. Babalita ko dito. Mm-hmm. Eh, kahit paano, may umikot yung ano, yung business kahit paano. Mm-hmm. Kikita sila, kahit paano kikita tayo. Mm-hmm. Eh, sayang naman yung mga harvester natin, nakabakante, yung mga traktora. Mm-hmm. Eh, nagamit din sila. Uh-huh. Eh, pagdating ng harvest, lahat kami masaya. Mm-hmm. Sir Ricky Soto. Mm-hmm. Sir, paano mo nakilala si Doc? Nung una si Doc din sinasabi mo sa akin. Eh, pagkatapos, pinuntahan ko doon. Nagtanong ako sa kanya kung pwede kami kwari. Doon nga nun, magna-relasyon na kami sa kanya. Ah, okay, okay. Tiwala siya sa amin, tiwala din sa kami sa kanya. Ako naman sa Bini, akong kausap ni Doc, ako naman ang kausap ng mga farmers. Ng ibang farmers din. Yeah. Basta kukunin ko yung buong Bini kay Doc. Ikaw yung kumbaga team leader dito? Team leader. Ano eh lang. Pero sa totoo hindi wala kaming kurungan basta kung paano nila binigay ni Doc ganun din yung bibigay ko. Ano bang assistance paano kayo tinutulungan ni Doc? Sa Bini. Sa ang traktor. Traktora. Ah, pati traktora. Oh. Basta pag umani ng palay tawagin ko na si Doc. Dalhin mo dito yung kuan Doc maghiram kayo ng pa-kuan makinarya. Dadalhin niya rito yung papayaran yung makinarya. Bayad later. Bayad later. Pag nakaharvest na. Pero nung kumita, nagbayad ka agad, sir. Eh. May pera. Hindi, masaya nga ako. Pero kung ano naman, sir. Hindi mo kasi ma-perfect yung farmers. Kung minsan, kahit na umani, walang sobra sa kwan. Siyempre, mag-uutang yan. Pakiusap siya. Sa anian na lang yung bayad. Bakit ikaw nakakabayad? Bakit ibang farmer hindi? Alam mo kasi, boss, hindi nakakabayad no, lahat. Misan yung farmers na kasi, hindi sapat sa tinatanim nila yung inuutang nila. Kaya pag hindi umani, sapat yung tinatanim hindi sa... Hindi ka-level yung, kwan yung ano yan nila. Mas malaki inuutang. Overbody sa inuutang nila. Kaya ngayon sir, ano lang. Nahirapan eh. Oo. Dito tinutulungan. So hindi niya natatansya ng tama. Oh, kasi kumisa nagfo-focus lang sa isang tanim. Kung sa mais na lang, hindi na siya nagtatrabaho. Siyempre kung sa araw-araw ayan ang pinag-uutang mo yung tanim mong mais, siyempre kukulangin niya. Ayun, 'yun ang sekreto. Oh, kukulangin. Pero kailangan may isang kang ibang trabaho, huwag kang mag-focus sa isang tanim. May ibang hanap buhay pa. Bukod sa tanim mo. Gawin mo. Isa na ng apat na buwan kalahati yan. O apat na buwan kalahati ka magani. Ay, mag-uutang. Maghintay. Mag-uutang. Oo. Siyempre, pagka hindi mo yan, bumabay yung pinag-utawin ba, pasinsa ka muna, wala sobra. Utang palang sa'yo, sabi ka. Ang ano dyan, Sir Buddy, eh. Hindi ka malulugi sa mais. Hindi ka malulugi. Malaking kita mo. Yung akin kasi, Sir, magastos ako ng 70, kumisan kulang lang sa 200 yung kinikain ko. Kasi nakaka 13 tas ako eh. 16 yung price. So kaya, lumalabas may neto ko na 130, parang ganyan. Oo, ganun. In four and a half. Kung ikumpara mo sa palay, malayo mas maganda yung kita tsaka sa mais. Ano, sa timbang, kahit naman yung palay, sa timbang, mahuli yung timbang sa
Tsaka natatamnan lahat. Kasi kung palay ito, hindi lahat matatamnan. At tapos pag tinamaan ka sa palay, hindi makarecover. Ito kahit nakukulayan sa tubig yan, pag pinatubig mo yan, talagang parang kwan na naman. Ito lang. Hindi tulad ng palay, pag na-delay ka sa patubig, ganyan na lang. Hindi na makaka-recover yan. Pag namunga yan, kwan, sira na yan. Pero yung may kahit na na-delay ka sa patubig, pag pinatubigan mo yan, sir, yan na naman ba? Parang hindi na dinito. Pero itong corn nyo ay pang second crop. Oh, pang second. Hindi nyo binibitawan yung balay. Hindi, mayroong, siyempre, magtatanim ka ng konting pagkain. Oo. Hindi mo naman, siyempre, para hindi ka na bumibili ng bigas. Mm-hmm. Pero maraming tanim namin corn sa second crop. Mm-hmm. Dok, anong nakita mo na ka Ricky, sir Ricky, na bakit maganda yung ano, yeah, yung ano yan sir eh sistema pag tumutulong ka nakikita mo nagsisikap yung pero yung mga tamad na farmer na alam mo naman mga madidiscern mo eh lalo na yung mga grupo na minsan nagsasamantala so far sa amin naman dito madalang lang ho yun. Pag ganun nakikita mo nagsisikap bakit di mo sila tutulungan yun ang ano yun nga eh sa kabilang banda sabi ko nga dami na rin ginawa ng Panginoon sa atin, yung mga blessing. Pasa. Then, ang ano ko lang din sa kanila, darating ang panahon na tutulong din sila. Yun lang yung kailangan eh. Pero hindi ka manunugi sa mais, sir. Malaki yung ngani yan sa mais. Makakabili ka pa ng gamit mo sa sobrang sa mais. Oo. Malaking bagay yung ipapahiram ni Doc, yung seeds at saka yung traktora. Oo, malaking bagay yun, sir. Kasi wala, wala ka ng... yung malaking gastusin mo. Pwede na niyang idagdag sa abono, sir. Yung pang-utang mo kay Doc, pambili mo ng abono. Pambili mo na ng abono. Pag ganiyan, doon ka na lang magbabayad kay Doc. Dito sa abono, inahanapan ko rin sila ng mura. Kung ganitong, siyempre, volume ang bibilin sila. O kaya mag-stock sila habang mura. Sa palay kasi, sir, marami yung ginagamit mo mag-pesticide. Madami Panda masyado. Mo, patubig, araw-araw yan. Sa mais, kahit sa... So, mas malaki gaso sa palay? Dalawang linggo bago ka magpatubig yan, pwede yan. Mas malaki gaso sa palay, kuya? Malaking gaso. Malaking gaso si sa mais kaso, malaking kita. Malaki kita. So, yan ang difference. Okay. Sa palay? Sa palay, malaking gastos din yan. Pero pag hindi mo nakuha yung average, lugi ka. Tsaka yung time na... yung time mo sa tututok sa palay, mas marami. Ito habang nagtutubo yan yung maize. Pwede kang magtrabaho sa iba. Mau karpintero ka or mason. Ka. Kahit dalawang linggo kayo makita nito, sir, pwede. Sa palay hindi. 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 Kailangan na araw-araw ka sa palay. Mm. Kasi pag kumain yung peste sa palay, matindi yung atake. Dok, yung panahon ngayon, okay. May ang technology ba sa corn nagbabago rin? Nag-update din? Ngayon sa climate change, actually ang problem nga dito yung PAWS, yung Pulse Army Worm. Okay. Yan. Ngayon, ito rin yung Army Worm na sa sibuyas. Tumitira sa sibuyas. Yes. Meron din tong corn, pero ang sabi ko nga, ang worm gusto niyan, pag mataas ang nitrogen na linalagay natin, gustong gusto pag berde. Kaya gradual lang dapat. Kahit may makita ka pa minsan-minsan, pero pag medyo matured na yung leaves, ayaw na rin ng worms. Okay. Yun yung ano. Pero yung corn borer, ano to eh, protected dun sa corn borer. Itong kaya, seed na to? Oo. Ang ano lang, dahil through biotechnology. Okay. Ang kagandaan ng variety na to, ang tawag dito, pag napataas mo ng 1 month yan, pag isang buwan na yan, diretso na. Wala na. Pwedeng umatake dyan. Tsaka... Kasi hindi na pwede. Pag basta sumapit ng isang buwan yung corn, wala na. Tsaka yung... Safe ka na, kumbaga. Hanggang bata pa yan, mga hanggang 20 months. Ito. Ito pa to? Delikado pa to? 18 days. Delikado pa to? 18 days. Hanggang 20 days. Okay na yan. So, ang pagod mo, na-concentrate ka sa unang buwan? Yung first 30 days. Yung first 30 days. Doon tutok talaga. Ano yung mga ginagawa nyo doon sa first 30 days? Ayan na, kabisado niyo. Sir, ayan, mga experts sa mais. From ano yung mga ginagawa mo? Pagtatanim. Kailangan yung pagtanim sa mais, ikukan mo muna yung prepare mo yung lupa. Okay. Wag mo muna, pag inararungan yun, tapos kuhan mo ng tractor, wag mo nang agad tataniman yan kasi mainit pa yan. Okay. Marami yung magmimintis na butil dyan kapag tinaniman mo kagad. Agad. So, kailan? Tapos pag isang...
dalawang linggo na yan, tanim mo. Baba, ang mais mo, nagtanim ka ng kwanto, pag hindi lumusot ng apat araw, yung lupa mo may problema, mainit pa sa alib. Maraming magmimintis. Pero pag malamig na yan, tanim mo, hindi na magmimintis yung seed. Okay, so ang... Pagtapos, sa isang linggo na yan, sir, nakikita mo na yan. Tutubo na. Tutubo mo. Patapos dalawang linggo, lagyan mo na yung patapay. Okay, so from the land prep, 2 weeks before. Pero ano yung klaseng land prep mo? Anong ginagawa mo doon sa land prep mo? Pag na-land prep namin siya, pinatraktor yung... Traktora? Oo, traktora. Okay. Dodobli pa, tapos pa-kuan muna namin yung asim. Pasingaw? Oo. Tang isang linggo, pa-traktora namin ulit. Tapos pre-prepare na namin yun, pa-lamigan na namin yun. Mga 1 week. Tanim pwede na? Oo, pwede na. Mechanized na ba kayo doon sa pagtatanim o yung ganun-ganun pa rin? Pero may ganun-ganun pa rin. Uh-huh. Pero may nagtatanim na iba yung kinukuhan yung... Tawag din, Parmalite. Oh. Armalite? Oo, oh, ganun. Pero may... Kaya kung minsan, ang kinukuhan nilang mga farmers na hindi kuhan sa mais, ang kinukuhan nila may problema daw yung seed, pero hindi nila alam yung lupa. Yung lupa. Minsan, inatraktor na lang ngayon. Tapos sinulit nila pangatlong araw tataniman na kagad. Nagmamadali. May process. May process. Oh, okay. Pero kasi matagal na naka-prepare to, tignan mo yung patubo ng kwan. Oo. Tignan mo naman yung nagmamadali. Bukas yan. Pinuta nila ka ngayon, pangatlong araw, nagtanim na kagad. Tignan mo naman yung problema. Tsaka tignan mo naman ito. Pabini ba natin yan? Oy. Sa atin bini? Hindi. Hindi sa atin. Sorry. Kasi para alam ko yung kasi galing nagtatanim yan, sabi niya mauwi daw siya para sa panahon. Hindi niya alam na mauwi. Ako patubo. Kaya mo yun daw siya. Nasa tamang timpla ng lupa. Pagka prepare. Oo. Ginamit yung tubo ng mais. Bukas sir buddy, umaga punta ka rito, yung moisture basa yan. Basa. Oh, basa yan. Dahil parang yung lupa rito parang sponge. Oh. Pag ngayon okay siya, walang damo na tutubo dahil na dry. Oh. Pero tomorrow, basa. Basa, ang kagandahan nun, walang sunlight, maka-absorb ng moisture si corn. In corn. Survive. Kaya ang galing ng, ano, ng pag-create. Ideal, no? Ideal yung... Oo, ideal. Uh-oh. Anak, i-credit mo sa taas dahil yun yung binigay na disenyo. Sir, balikan. Maniwala, sir, matanda pa ng 4 na araw yun dito. Yun. Pagkatubo, inunahan muna. Mas malaki na to. Oo. Kaysa doon. Sir, yung sabi mo, diba, after 2 weeks nung yung from the land prep. Okay. Paano malalaman na ano yung tamang senyales para ikaw ay dapat maghulog ng buto? Anong itsura ng lupa? Gaano kabasa? Gaano katuyo? Halimbawa ito, sir, pinadaan mo rito yung araro. Pare-pares yung basa ng tuong lupa, yan pwede na. Pwede yan. O, pero pag meron tuyo, meron di tuyo, may basa, may tuyo, hindi pa ako yun. Kasi pag dumapo sa tuyo yung buto, hindi tutubo. Paano mo gagawin na consistent na iisa ang itsura ng lupa, iisa yung basa? Ikukuha mo sa antraktor, sir. Balsa. Yung kuliglik, patakin mo doon. Parang tatakpan para mo yung butas, sir. Yung basa ng tuong lupa, papasok sa loob, doon magbukuan. Ang lilipad. Yung ibig sabihin niya, sir, ano, dahil lupa rito, dahil sandy loam, parang gagawin mo siyang sponge. Yeah. Parang gagawin mong negative pressure sa taas. Mm. Mag-absorb, akit yung tubig. Yung basa. Mag-uniform na yung basa. Ah. Kasi yung sabi nga ni Sir Ricky, pag inararo yan, hindi pa consistent yung yung isa, tuyo, yung isa basa. Hindi pa pantay-pantay yung ano, yung pag-akyat ng tubig. Mainit pa, So sa sampulan mo, pag hindi pantay-pantay, wag ka muna magtanim. Hintayin mong magpantay-pantay lahat yung basa ng lupa. Ayun. Tulad niya, sir, nagmamadali. Tingnan mo yun, Juan. Hindi, pag-pray mo yan, gaganda. Kapit-bahay mo yan eh. Para siyempre, pag kumita yan, masaya kayo parehas. Yung problema naman, sir, yung bini. Oh, bini naman yan. Bini naman yung problema dyan. Pero maganda pagka-prepare din ng lupa. Yung bini expert. Hindi yakin yan. Okay. Hindi. Yung sakit na sa atin yun eh. Okay. Yung sakit na, yung nandun sa kabila. Yung sa kabila. Yung sa isang pitak na isang one na yan. Ayun, maganda. Tapos kumuha ng isang box na naman, yan ulitan. Kawawa naman. Yan. Kawawa naman. Oh, okay. Sa susunod, dobling gastos eh. Pwede,
Kaya sabi niya, nahihara sa susunod, di nakukuha ng binis sa station. Ganyan pala. Hindi, sana lang yan. Okay, sir. Di na lang prep mo na, no? Nagtanim ka na. Okay, ano ang next na gagawin? Pag tumubo yan, after to 14 days. 14 days? Bago tutubo. Di pag tinanim mo yan, tanim. 14 days, pwede ka na mo. Ganun nakalaki yung halaman? Ganyan na yan. Ito na? Hindi. Apat na dahon, sir. Apat na dahon. Mas maliit dito. Kasi yung dahon ng mais, kasi 14 lang yan eh. 14 lang, pito sa kabila eh. Ganun, sir, magaling. May science. Yun lang. Yung buong buhay niya, 14 na set lang yan. Oo, 14 lang. Pito rito. Nag-aaral yan, sir. Galing. Kasama natin si Ma'am Cel Ocampo ng Inspired Learning Tours. At ngayon, pag-uusapan natin yung ating upcoming tour, ma'am. Yes, sa Vietnam. Dalat City, Vietnam. Mm-hmm. Sa January 24 to 27. Okay. But naisip natin na mag-Vietnam tayo this time. Sa Dalat po, makikita yung talagang very advanced greenhouse technology. Napakalayo na po ng Dalat pagdating sa technology na to. Actually, dahil po dito, ang Dalat po ang number one producer ng vegetables and cut flowers in entire Vietnam. Ganun na po sila ka-advance. So, sa tour po na to, magkakaroon po tayo ng chance na makapunta sa mga farm kung saan ginagamit itong technology na to. Yung mga participants po, maaari nilang makita kung paano ginagawa ito from the concept to the choosing the proper plants, yung proper varieties. Makikita rin po nila yung automation ng irrigation or iba pang aspect ng greenhouse. Nandito rin po yung mga technology na wala pa dito sa Pilipinas. Wala pa. Kaya napakaganda po na kung may mga farmers na gusto mag-invest dito, sana makita na muna nila yung standard ng greenhouse technology. Kasi talagang from the concept hanggang dun sa harvest, yung post-harvest at saka packaging, yun po yung makikita natin sa Vietnam. Wow. Talagang comprehensive po pagdating sa greenhouse technology. Sikat ang coffee ng Vietnam. Opo. Kaya sabi namin, hindi pwedeng walang coffee kasi pupunta tayo sa Vietnam. Sa ngayon po kasi, Vietnam is now the number two producer. Yes, after Brazil, in the world. Ganun na po sila kasi kalaki pagdating sa coffee production. Makikita nyo hindi lang yung coffee farm, yung farm mismo, makikita nyo rin po kung paano nila in-integrate ng maganda ang agritourism. So, from touring the farm itself, pati yung picking ng beans, perfect po kasi yung time na punta natin. Pula po ang mga beans na ready for harvest pagpunta natin doon. So, papakita po nila pati yung paano mag-brew. So, yung buong process po, ipapakita nila sa atin hanggang makagawa tayo ng coffee. Okay, Ma'am Cel, paano? Opo. Pwede po ba silang humapon? Kaya pa? Opo, meron pa pong mga ilang slot. Pa-prioritize po natin yung mga tuloy-tuloy po yung registration and sa payment. So, mag-message lang po kayo sa Inspired Learning Tours sa Facebook page namin, or you can call 0917-506-6876 para po matulungan namin kayo sa registration. Ayan. Kasama po natin ngayon si Sir Buddy at ang kanyang team. Nauna yung topic nun, sir, parang yung social media. Your farm. No? Yeah. Pero ngayon, level up na, sir. Oo. Mas konting in-depth, pag-aaralan mo ngayon yung social media mo, paano yung nag-work, ano yung mga strategies para mo interpret yung data. Opo. Para magamit mo talaga doon sa decision making, paano mo ipopromote yung iyong farm. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.